Ibig sabihin po, hindi man dahil napatunayan na itong mga accounts na to in properties ill-gotten. Naintindihan ninyo mga kakampon? Party-party ka agad kayo. Ibig sabihin, matatagalan pa to. Kaya nagdesisyon ng Sandigan Bayan, i-deny. Wala niya kaming magiging base sa pagdidesisyon kasi malabo pa yung status. Sabi mga kababayan dito sa balita, FM Brood fails in move to hold frozen assets. Dahil sa balitang ito kahapon mga kababayan, party-party yung mga dilawan. Tuwang-tuwa sila kasi taluan niya doon sa kaso sa Sandigan Bayan si Mrs. Marcos at saka si Irene Marcos. Iniisip siguro nila na napatunayan na talagang magnanakaw yung mga Marcoses. What? Binasa sana ninyo muna nang maigi kung ano yung kaso at ano yung naging desisyon, anong dahilan ng Sandigan Bayan, bakit ni-reject yung petisyon ng mga Marcoses to take control of their frozen assets sa pamamagitan ng PCGG. Di ba? Hindi yung talon-talon agad kayo at komento agad kayo sa social media ng kung ano-ano. What? So, pag-usapan po natin mga kababayan kasi hindi mapakali yung mga supporters ng ating Pangulong BBM, Mr. Marabilia sa niya. Yamang ikaw na lang yung laging naglilinaw ng mga nakakalitong kwento sa mainstream. Paki-content naman niya ng isyong yon. Before natin mga kababayan pag-usapan, like and share muna ninyo ang ating video and click the click subscribe po and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bayan at hindi kayo ma-confuse at ma-deceive ng kung ano-ano mga kwento. Ito po yung balita. I-share ko muna kung ano nakasulat po sa balita. Sabi dito po, the Marcos family's attempt to take control of their assets, kasi ito mga assets na to, frenish ng gobyerno, ng mga dilawan. Ngayon, hawak nila ito. Hawak ng gobyerno until today, kasi yung PCGG nandyan pa. Di ba? Has been rejected by the Sandigan Bayan. Ulitin ko, sabi rito, the Marcos family's attempt to take control of their assets being held by the government has been rejected by the Sandigan Bayan. Bakit nagpetisyon na mabawi nila yung Familia Marcos? Kasi ang tagal na ng kaso. More than 30 years. Hawak lang nila, hindi na didesisyonan mga kababayan kung iyon ba ay knockout talaga o hindi. Bastang freeze lang nila. Naka-freeze. Kaya nga, frozen assets. Naka-freeze lang po. Sabi ng mga ng Familia Marcos, ni Mrs. Marcos tapos ni Irene Araneta, kailangan na niyang mag-petition tayo na nito. Kaya nag-file sila sa Sandigan Bayan. Kung wala man silang napapatunayan na ito ay sabi nila ill-gotten wealth, di balik na nila sa atin. O ngayon, ang desisyon ng Sandigan to reject the petition of Marcos family. Question, bakit? Napatunayan ba na nakaw? Napatunayan ng gobyerno na nakaw talaga yon? Or ill-gotten wealth? Hindi man po yun ang rason kung bakit ni-reject ng Sandigan Bayan, mga dilawan. Ito po, sabi rito, in a resolution promulgated on January 25, the Anti-Graft Court's 3rd Division denied the motions filed
by former First Lady Imelda Romualdez Marcos and her daughter Irene Marcos Araneta. The Marcoses asked for the issuance of a writ of execution on the properties denominated as frozen accounts, surrendered by virtue of compromise agreements requested, sequestered, but not in PCGG or Presidential Commission on Good Government custody. Wala sa PCGG. And sequestered siya under the PCGG's control and supervision. So, dalawa ito mga accounts, mga kababayan, na frozen, na sinurrender po ng Familia Marcos by virtue of compromise agreements na wala sa custody ng PCGG at yung mga nasa custody in control and supervision ng PCGG. Sabi rito, the Sandigan Bayan denied the plea for lack of merit. Bakit walang lack of merit? We continue. For lack of merit, and so to clarify the status of some assets and properties pertinent to the case. Ayon, hindi pa nila kasi malaman kung ano ang status. So, kailangan na niya muna, kaya dininay ng Sandigan Bayan, hindi pa malinaw ano yung status nitong itong mga assets and properties na subject ng kaso. Kumusta na niya ang status nito? Sabi ng Sandigan Bayan, it could not rule on properties that had already been recovered by the government or transferred to third persons or those that have been the subject of court decisions and compromise agreements. Iniyan niya ngayon makakapag-desisyon yan. Kaya nga, rejected for lack of, or denied for lack of merit, hindi niya kami makakapag-desisyon yan. Hindi pa niya kasi klarado kung ano ang status nito mga accounts at mga properties na to. Ibig sabihin po, hindi man dahil napatunayan na itong mga accounts na to in properties ill-gotten. Naintindihan ninyo mga kakampon? Party-party ka agad kayo. Ibig sabihin, matatagalan pa to. Kaya nagdesisyon ng Sandigan Bayan, i-deny. Wala niya kaming magiging base sa pagdidesisyon kasi malabo pa yung status. Kaya i-clarify muna niya natin ito. So may mga kailangan pang trabahuhin kasi yung mga kasog ito, wala pang finality na tinatawag. Intindihan ninyo mga kakampon. Ang bilis kasi ninyong mangumento, nakita lang ninyo yung titulo na denied yung petisyon ng Familia Marcos. Inisip na ninyo na napatunayan na nakaw kasi niya yan lahat. You see, sabi rito, what remains to be determined? Yung i-determine pa, however, is the list of properties which are included in the dismissal of the third amended complaint for failure of the plaintiff to prove its allegation by preponderance of evidence. Sino yung plaintiff na hindi pa nila napatunayan? Ang plaintiff, siyempre yung nagreklamo. Ang defendant to this case as opposed to the plaintiff, yung Familia Marcos. So sabi rito po mga kababayan, subject to the finality of the decision, the court meanwhile lifted the sequestration orders. Inalis na muna yung sequestration orders earlier issued on at least 14 properties. Oh, you see? So yung sequestration nga, pabor nga ito mga kababayan sa Pamilya Marcos. Kasi yung sequestration ng mga properties
14 properties, nilif, inalis. It also recognized the properties without sequestration orders in those that remain under the full control and supervision of the Marcoses. Sabi po rito, Associate Justice Michael Frederick Musngi wrote the ruling with Associate Justice Maria Teresa Mendoza Arciga and Mary Ann Corpus Manalac concurring. In the motion, sa motion ng Pamilya Marcos, the Marcoses asked for a writ of execution of their assets, considering that there was allegedly no evidence that this trust account was ill-gotten. So normal yan sa mga Marcos na magpetition na ibalik na ng gobyerno sa kanila. Bakit? Wala man anya kayo napatunayan na ill-gotten siya. Ba't din nyo sinisequester siya at frozen siya? Hindi magamit namin, hindi mapakinabangan ng Pamilya Marcos. Hindi man ninyo anya napatunayan. So abnormal ba yon para gawin ng mga Marcoses? Normal. Hindi man inanakaw sa kanilang to the best of their knowledge, no? And with all honesty sa kanila, with all honesty siguro, ang ACMA na term. With all honesty sa kanila po, mga kababayan, pinagpaguran nila yon. Yung mga properties na to, na-acquire nila, ngayon, nilabel ng mga kalaban ng gobyerno, kalaban nila, na ill-gotten, kaya finish. Ngayon, lumipas yung napakatagal na panahon, hindi man nila napapatunayan na talagang ninakaw. Siyempre, kahit man sino, kahit man kayo, kahit man ako, magpipetition, tagal na ninyong tinitingnan yung properties na yan. Finish ninyo na napakatagal na panahon pagkatapos, until today, hindi man ninyo binabalik sa amin. So, siyempre, pupunta sila sa Osgado. Kaya lang, di pa pala kumpleto, hindi pa ang tawag dito. Yung status, hindi pa ma-establish ng maigi. Ano-ano yung status nito? Kaya yung Sandigan Bayan, mga kababayan, dininay yung motion, mga kababayan, yung petition pala ng Pamilya Marcos. Tama yung desisyon ng Sandigan Bayan. Tama. Kasi, hindi pa nga tapos, wala pang finality yung kaso, kalagayan ng mga kaso ng mga properties ng mga Marcoses. Isa pa, napunto ng mga Marcoses ganito, sabi rito sa balita. The Marcoses added that they did not give consent with respect to the compromise agreements on the surrendered assets. Wala niya kaming paka... Wala kaming kinalaman ano dyan sa sinasabi ninyong compromise agreement. Hindi kami nag-consente niya. Ibig sabihin, yung baka yung PCGG mismo yung nagtahi ng kwento, ng istorya na, may sinurrender niya. Yung totoo niyan, baka kinumpis ka talaga nila. Tapos sinasabi nila, yun man talaga yung nangyari, di ba? Sequestered nga eh. Tapos sinasabi nila na may compromise agreement na. What? Wala man nga anya kaming kinalaman dyan sa sinasabi ninyong compromise agreement sa mga surrendered assets. In response, the anti-graft court said that while the appeal was timely in the instant case, the prayer for the issuance of a writ of execution cannot prosper as the judgment or order that disposes of the action is not yet final. Hindi pa final. You see, may mga kaso pa. Tinitingnan pa kung kumusta yung status. Hindi pa nadidesisyonan kung ano yung status ng mga assets at accounts. Gets ninyo mga kakampon? Yan kasi,
talon agad kayo sa konklusyon. Alam namin yung iniisip ninyo. Laging yung iniisip ninyo na ito natalo sa kaso niya, yung mga Marcoses, kasi denied niya siya kasi napatunayan na nakaw. What? Walang napapatunayan na nakaw dito po sa kasong ito, mga frozen assets. Wala. Kaya gusto ng bawiin ng mga Marcos yung hawak na mga properties ng gobyerno. Wala man na niya kayong napapatunayan, tapos hawak pa ninyo. What? Ngayon na niya, Mr. Marabillas, ano yung mangyari yan? Pag natapos na po yon, may establish yung status ng mga accounts na to in frozen properties, frozen assets, di, most likely, magiging favorable doon sa petition ng mga Marcos later. Will appeal sa susunod sigurong move yung mga abogado ni Imelda. So, malamang sa malamang, pabor sa kanila. Magiging pabor sa kanila yung desisyon ng husgado. What? Pag nangyari yung desisyon ng husgado ngayong panahon ni President Bongbong Marcos, siyempre, isipin ninyo, patay na yung hostisya. What? Minanipulaan niya kasi yung kaso. Kasi ang nakaupong presidente, anak. Di ba yun ang iisipin ninyo? Anak at kapatid. Anak ni Imelda Marcos, kapatid ni Irene. Pero nang binigyan kayo ng pagkakataon during the incumbency ng mga kalyado ninyong mga dilawan, na mga presidente, iniman ninyo na patunayan. Di ba? Di man ninyo na patunayan. Kung talagang napatunayan sana at minanipula, di sana January 25 yung desisyon. Last week, 7 months na sa posisyon si President Bongbong Marcos. Di sana yung decision favorable sa kanila. What? Di ba hindi? Favorable sa kanila. Unaan na natin yung propaganda ng mga kakampon. So sabi rito, mga kababayan, the fact that more than 3 decades have passed before the said case was decided is not a good reason, considering that numerous factors have contributed to said length of period. Kahit anya, kasi sabi ng pamilya Marcos, napakatagal na, more than 30 years na anya nito. Hindi ninyo na desisyonan ng maayos. Ngayon, sabi naman ng husgado, may mga rason kung bakit ganun katagal. At considering anya, numerous factors have contributed to said length of period, which even includes the acquisition of jurisdiction. Yun ang nagpatagal sa kaso, over the defendants on different dates. The inclusion and defendants dito, mga kababayan, referring to the Marcos family, kasi yung plaintiff, yung gobyerno through PCGG. The inclusion of additional defendants after the admission of the second and third amended complaints and the filing of numerous motions and petitions, among others. Ang daming mga motions and petitions po. Siyempre, ganun katindi yung kasong ito. So, nagpahaba ng panahon, mga kababayan, umabot more than 30 years. Walang favorable na desisyon, mga kababayan, na ilabas. Kaya nga yung status, kailangang verified muna natin niya. Di ba? The defendants also offered no proof or reason as to how the property subject of this case are being dissipated. Walang proof or reason. Kita ninyo? Kung paano nila dinispose? What? Kita ninyo? May problema dito yung gobyerno eh. Paano nila dinispose yung mga hinawakan nila? Frenis nilang mga assets in properties, accounts.
ng Pamilya Marcos. Napakalinaw yung sabi ng ano? Sabi ng sandigan, the defendants also offered no proof or reason. Walang prueba o rason kung paano yung mga properties na kinontrol nila o sinequester nila, the subject of this case are being dissipated. Paano anya nila dinispose? Wala silang... Ayos eh. So mas paborito na statement na to, mga kababayan, to the Marcos family. Ganon sinalamang ka. What? Kaya nga tayo, mga kababayan, sabi ko sa inyo, yung mga kwento natin, na itong PCGG, ginamit lang po ito ng mga dilawan. In-establish nila by the order ng mga... yung mga kaalyado nilang oligarchs, Kabalot, and si Damaso, para agawin yung yaman ng Pamilya Marcos. Inintensyonan talaga. You see? Sa suspecha lang po, na ilgatin siya. Napatunayan? Walang sinabi dito na patunayan nila. More than 30 years na yung ano, yung nakalipas. Kaya nga nag-petition yung Pamilya Marcos, ibalik na nanya ninyo at alisin na ninyo yung pag-freeze ng mga properties namin. Kaya lang, yung petition, dininay ng Sandigan Bayan kasi kulang pa yung mga kinakailangan nilang tingnan. Hindi pa alam kung ano yung final status. Wala pang finality. You see? Yung pag-dispose niya, wala man pre-present yung mga defendants nito. Paano nila dinispose? Paano nila sinalamang? May salamang ka niya, Mr. Maravillas. Malamang. Pinasok ito ng mga salamangkero. Ito o. Defendants also offered no proof or reason as to how the properties subject of this case are being dissipated or being disposed. Paano niya dinispose yung mga property na sinequester? Sino yung mag-dispose noon? Yung Pamilya Marcos? Itrinis nga nila, nasa custody. May nasa custody, may wala sa custody. Ng PCGG. You see? Kaya, paya kayo na naman sa maling akala, mga kakampot. What? Ang bilis kasi ninyong magpropaganda. Unawain maigi. Kung hindi maintindihan sa unang basa, ikalawang basa, second reading. Ako ganun ang ginagawa ko. Pag hindi pa, another reading, third reading. Paulit-ulit lang unawain kung ano yung sinasabi sa desisyon. Bakit ganon? Hindi favorable sa mga Marcos. Dininay. Dininay, ulitin ko, yung petisyon ng mga Marcoses ni Imelda at Irene dito sa gusto nila na kontrolin uli, maibalik sa kanila yung mga assets kasi po hindi pa ma-determine kung ano yung status, wala pang finality. In simple terms, ganon. Hindi yung pagkaintindi ninyo na patunayan na naka. What? Madaling sabi, walang napapatunayan na nakaw dito po. Ang totoo niyan, baliktad. Hindi napatunayan ng PCGG na ito ay nakaw, pero pinakialaman nila. Hindi nga nila may paliwanag kung nasaan na yung iba. What? Mr. President, tuloy-tuloy lang po kayo at maraming salamat. Hindi po kayo natitinag sa mga ganitong mga desisyon ng husgado. Talagaan niya, Mr. Maravillas, yung ating Pangulo ay tuloy-tuloy lang sa kanyang paglilingkod sa ating bayan. Ito po yung patunay. Marcos Jr. Administration First PPP Project is Cancer Center. Yun sa Pilipinas, no? General Hospital.
Philippine General Hospital Cancer Center. The National Economic Development Authority has approved the University of the Philippines Philippine General Hospital Cancer Center. Kita ninyo, kahit mga lagi kayong kontra dyan sa, ano, sa UP. Ito yung UP kasi, siya yung may, ano, may control dito sa Philippine General Hospital. Pero tingnan ninyo, nandyan yung pagtulong ng ating Pangulo. Inuna kayo, Philippine General Hospital, making it the first public private partnership project of the Marcos Jr. administration. Cancer Center, in a statement Thursday night, the Malacañang said, the NEDA, chaired by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., approved the construction of 6 billion. What? Napakalaki, mga kababayan, yung binudget. 6 billion, 300-bed capacity hospital with a lot area of 3,000 square meters to be located within the UPPGH campus in Manila. Pagkatapos dyan sa UP, napakarami dyan na mga propesor. Anti-Marcos, anti-government. Sabi nga natin yan, yung binabad na ni abolish na. O kung hindi, i-overhaul mga kababayan. Kasi breeding, kanlungan ng mga... The facility will have 300 beds, half of which are charity beds for the UPPGH area, while the other 150 are private beds. So may mga pasyente na pwede man magbayad, may kwarta naman, so pwede sila dito sa private beds. Di ba? Yung iba, lahat libre. But it's para sa operations din ng hospital, yung support sa ano, sa gastosin. It will also have 15 to 20 floors. Mataas, 350 parking spaces, 1,000 square meter of commercial space. May commercial space pa, pwedeng mag-rent out, yung magparenta. And an area for 3 linear accelerators or LINAC bunkers. The hospital will provide a full range of cancer treatments. Di ba napakaganda? Including radio-oncology, radiotherapy, imaging, medical oncology, in support for the UPPGH teaching and research activities, sabi po ng Palasyo Malacañang. For the establishment of the cancer center, the government will solicit from the public through bid submission under a 30-year build, operate, and transfer or BOT arrangement under the BOT law. O, may batas po kung bakit may PPP tayo o may BOT, build, operate, and transfer. After 30 years, balik sa gobyerno po. Ito turn over sa gobyerno yung operations. Through this approach, a private partner is given concession to finance, build, and operate a project over a fixed term, after which the project will be returned to the public. Babalik siya sa pag-aari ng gobyerno. So the UPPGH private partner will also design, engineer, sa kanila lahat, construct and commission the entire new hospital building, procure, maintain, and provide for the periodic replacement of medical and non-medical equipment. Kanila lahat. It will also maintain all non-clinical services for the entire building while UPPGH will provide the site at no cost. So yun po mga kababayan ang magandang balita.
para sa ating mga mamamayang Pilipino under the administration ni President BBM. Ayos? Ayan man lang po. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ayos? Ngayon, ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Dalawang beses yung pagpahid. Sa mga cancer patients po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Di ma po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po. Yung mga inquiries ninyo po, magdiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.